na, with your indulgence, katabi ko ngayon si Colonel George Rabusa dito sa Department of Justice. Colonel, anong reaksyon nyo sa pag-dismiss ng Ombudsman sa kaso na inyong sinampal laban sa ilang AP generals, particular yung issue ng pabaon? Siyempre, nalulungkot ako dahil sa dami ng ebidensyang sinubmit ko, tapos yung mga corroborate sa akin, at saka doon sa Senate hearing, makikita niya naman klaro kung sino ang magsisinungaling. Eh, yun, siguro ang magagawa lang namin ngayon is mag-file ng MR, gaya nga na sinabi ni Secretary de Lima. So, siguro sa ngayon yun lang muna masasabi ko. Pupunto sa MR, sakaling ito, mayroon pa ba kayo ibang legal remedy? Hindi ko alam. Siguro yung lawyer ko ang makasagot niyan pagka yung MR namin na hindi pinagbigyan. Ano po ang gusto naman pag-usap niyo ni Secretary de Lima? Maayos naman. Tinatanong nga niya kung bakit na-dismiss. Tapos sabi nga namin, ano ba gusto ng Ombudsman? Madami ng mga dokumento na yon. Tapos yung sabi nga yung mga ebidensya, yung testimony ko, yung inamin ko na nga lahat nung dapat aminin. Tapos yung mga nag-corroborate sa akin. And marami ito sa Senate hearing. So, alam ba gusto nila? So, mahirap talaga pagkano eh. Hindi ko lang alam talaga kung ano talaga gusto ng Ombudsman. Sa pagkakadismiss po ng Ombudsman sa kasong sinampanin nyo laban sa ilang general ng AFP, kayo po ba ay nananalig pa rin doon sa matuwid na daan ng aking administration? Siyempre naman eh. Kaya nga ako lumabas dahil kay Presidente Aquino eh. Kung hindi sa kanya noon eh, hindi naman ako din lalabas. So, I believe pa rin sa anti-corruption campaign niya at sa tuwid na landas na inatahak ng administrasyon na ito. Yes, si Colonel George Rabusa ng Armed Forces of the Philippines na siyang nagsampa ng kaso laban sa ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa issue ng pabaon. Mula dito sa Department of Justice, ito ang Radyo Patrol 33. Alex Calda, ABS-CBN, 6 MM.